mas matibay na ito, pero meron pa tayong gagawin para lalong mas matibay at mas madali nating mabuhat ito, kasi pagka ganito lang na binubuhat natin na ganito ay mahihirapan tayo. Yo mga kalakay, meron tayong i-share ngayon na gamit natin sa ating pagninegosyo ng fried chicken. Ito yung Styrobox. Alam nyo na to at hindi na bago para sa inyo ito. So ito yung Styrobox natin. Ito yung malaking o medium na Styrobox, ano? Ito. So ang price nito ay 470 ang bili ko dito. Meron yung mas maliit, yung parang kalahati yata dito. So, mas maliit kaysa dito, yung 280 yata yon, yung mas maliit, pero kailangan natin yung mas malaki para sa pwesto natin. So kailangan nating i-wrap ng packaging tape para mas matibay. Kasi pagka hindi natin nilagyan ng packaging tape, eh madali itong mabitak, lalo na kung binubuhat natin. Madaling mabitak ito. Baka wala pang isang buwan eh mabibitak na ito. Pero pagka pina-packaging tape natin na ganito, eh baka abutin ng isang taon o hanggang dalawang taon. Yan mga kalakay. So madali lang, oh, ganito lang, oh. Ikot-ikot lang. Ipaikot-ikot lang natin yung packaging tape hanggang sa ito ay mabago. Yan. Ikot-ikot lang natin hanggang sa manilo na si Gio. Nanonood si Gio eh. Alam nyo guys, meron yung nabibili na hindi naman styro yun, yung tawag yun, yung cooler. Pagka ganitong kalaki, eh mahal yun, mga 2.5 yun. No? Basta 2.5 or 3.5 yun. Mahal yun. Yung cooler na sinasabi ko. Kaya ganito lang yung binibili natin. Siyempre, para makasipid tayo. Alam nyo mga kalakay, eh very useful itong Styrobox na ito, dahil ito ay pwede natin na lalagyan ng marinated chicken. Dito tayo nagmamarinate at pwede rin itong gamitin na paglalagyan ng ating chicken pagka dinadala na natin dun sa pwesto natin. So kailangan lang natin ng ice. Yan. So ang pagka napuno ito ng manok, pagka minarinate natin yung marinated chicken, minamarinate natin ng 12 hours o magdamag, ito ay nagkakalaman ng pwedeng maglaman ito ng mga 60 kilos 60 to 70 kilos na manok, at saka natin lagyan ng 12 to 15 pieces na ice, yung ice na tagko 4 ganun, 33 or tagko 4 yung ice na ginagamit natin. Ayan mga kalakay, naka-ready na ito. Ayan. So, mas matibay na ito, pero meron pa tayong gagawin para lalong mas matibay at mas madali nating mabuhat ito, kasi pagka ganito lang na binubuhat natin na ganito ay mahihirapan tayo. So
meron tayong kailangang gawin. Bakal naman ito. So, let's go. So, ito naman yung sinasabi ko na kailangan din natin na gawin para mas lalong matibay yung ating lalagyan ng manok. Yung i-styro box natin. So, ganito, oh, halos matapos ko na itong ginagawa kong bakal. Yung case ng styro box natin. Halos matapos ko na. Konting welding-welding na lang. Konting kimbot na lang. Konting kimbot-kimbot na lang at matatapos na. So, ayan na mga kalakay, oh. Eh, subukan na natin ilagay. Ayun. Kasyang-kasya. Kasyang-kasya, oh, mga kalakay. So, madali na nating mabuhat ito. So, madali na nating ibuhat. Oh. Yung iba, masabi nila, lalagyan daw ng truly gugulong ay hindi na po kailangan kasi ang talagang paggagamitan nito ay bubuhatin talaga kaya may ganito kasi yung truly ay madaling masira kapag kalilagyan mo ng gulong madaling masira yung binubuhat. Gulong kaya ito ay binubuhat lang talaga yan o. Kailangan dalawang magbuhat nito o di kaya isa pagka malakas. Yan. Ayon mga kalakay. Nakapagbigay ulit tayo ng panibagong idea tungkol sa ating pagninegosyo. Ito nga yung ating ginagamit sa ating pagmamarinate na icebox. At ginagamit din natin ito para sa ating pagkakarga ng ating chicken kapag tayo ay pumupunta na sa pwesto at atin nang dadalhin doon yung ating lulutuin na marinated chicken. So maraming pinagagamitan nito. At alam nyo ba mga kalakay, way back 2005 nung wala pa kaming negosyong fried chicken, ito rin yung ginagamit ko na pagtinda ng ice cream. Yung ice cream stick tsaka pinipig. Pinipig crunch. Eh, ito yung ginagamit kong icebox. Yan. So, para sa kaalaman po natin, ay dati po akong nagtitinda ng ice cream stick, pinipig. Yan, dinitinda ko sa barabarangay. Nagsisingle ako. Nilalagay ko yung ganito sa likod ng single na motor. So, ganito yung dati kong hanap buhay. Ambulant vendor ng ice cream. So, maraming pinagagamitan ito mga kalakay. So, ito nga, nalagyan natin ng bakal na case para lalong mas matibay at magtatagal, mga kalakay. So, ayan po ang ating na-share ngayon, mga kalakay. Sana ay nagkaroon tayo ng idea para makatulong sa ating pagninegosyo ng fried chicken. At bago ang tayo magtapos, ay... nais ko muna na mag-shoutout sa lahat ng mga masuking na taga-subaybay natin, mga silent viewers, at lahat ng mga nag-message sa aking Calpo TV page sa Facebook. At maraming salamat sa inyo, sa inyong pagtangkilik. At sa susunod pang mga video ay i-shoutout ko din yung mga nag-like ng aking Facebook page mga kalakay. So bago tayo magtapos ay panoorin natin si Kalakay and Kabakut. So let's go. Yo. Nandito tayo ngayon sa aming bahay ni Lolang. At papasyalan natin. Lolang. Are you there? Hola.
natin ito. Star apple. Anong Tagalog ng star apple? Kay Mito nga. Kay Mito? Ano si Uncle? Nag-iindayom. Indayom. May mga bata. Ito lang, Ate Kapen. Hey, Kapen. Hey, Kapen. Timpla ka, Ate Kapita. Timpla ka, Ate Kapen. Pandisal. Pagpapal na pugo. Nagpapudot ka. Ha? Sa loob ng bahay ni Lola. Pasensya nyo na yung aming bahay. Bahay ni Lola. Nagluluto ka? Nagluluto. Danom naman yung pagluto. Ay, danom. Pag-isulat. Kapi taman. Magkapi. Hindi pa? Pinapudot. Kapurutan. Painitin muna daw yung tubig para kami ay makapagkape. Kape. Sa oras ng alas. Mag-alas dos. Ay, ano lang? May pera ka ba? Mara ko na ah. Ay, nangang ka. Yeah. Unak, ada kwartam? Yeah. Ada kwartam? Awang garaw. Yung pa nakabayad kiri buwan. Uray siyak, awan. Ada! Yeah. Baba in ti pesos ti kwarta ni bulsak. Ado ti kwarta. Ado kwarta, baba kunang mawar. Iyan naglakwam ti sikin yun. So, ada kwarta na. Wala na nga awan. Hindi siya naniniwala na wala akong pera eh. Kayo, guys, naniniwala ba kayo na wala akong pera? Si may sisi naniniwala. Dahil na bulan, hindi pa nagbayad ko. Marso. Pagka nakasahod ako ng sahod ko sa YouTube, bibigyan ko si Lolang. Kapi na.